For me, maganda na magsimula ka after ng emergency fund, sundan mo ito ng pooled fund. So, pooled fund, ano ba yung pooled fund in the first place? So, to check kung ready ka talaga munang mag-invest, no? Ang una mong investment target ay dapat magkaroon ng emergency savings or emergency fund. Ang emergency fund or emergency savings target mo should be equivalent to 6 months of your monthly income or 9 months of your monthly expenses. I see. Okay, that's a good benchmark. And number two, ang investment kasi dapat nakamatch yan sa financial goals mo. So you have to make your financial plan first. Pero granted na nagawa mo na yung financial plan, may emergency savings ka na, ano yung next step, no? For me, maganda na magsimula ka after ng emergency fund, sundan mo ito ng pooled fund. So, pooled fund, ano ba yung pooled fund in the first place? Ang pooled funds ay isang basket ng investment galing sa maraming investors na minamanage at ina-administer ng professional fund managers. Ito ay may apat na klase: stocks, bonds, money market, at balanced fund. Yung mga fund managers, kumukuha sila ng investment sa maraming investors at yung mga investors nagbabayad ng fee sa kanila para i-administer ito. Now, yung mga fund managers, they will now invest this in specific instruments. Pwedeng stocks, pwedeng bonds, pwedeng money market, pwedeng real estate, no? Tapos, paghahalu-haluin nila yon into a basket of investments, okay? And then, maaaring magkaroon ng gain or loss yung mga investments na yon. To explain better kung ano yung pooled fund, gusto kong gamitin ng analogy ng pinakbet. Paborito mo ba ang pinakbet? Yes, kasi ako ay Ilocano. Okay. Okay. So, ano ba yung mga ingredients ng pinakbet? Okra, alabasa, bagoong. Bagoong, talong. Talong, no? So, for example. So, itong mga to, imagine natin yung ingredients ng pinakbet. These are the individual investments. Mm-hmm. Sabihin natin pwedeng ang sitaw ay Jollibee stock, ang talong ay San Miguel stock, tapos yung iba pang ingredients could be bonds, it could be whatever, no, money markets natin. So, yun yung kapareho niya. Saan mo ba binibili yung mga gulay normally? Sa palengke. Yes, no? So sa palengke. At sa palengke, normally may sections yan, di ba? So may vegetable section, may fish section, may meat section. Ganun din sa pooled funds. Gugrupo-grupo yung mga investment, tapos tinatawag itong maaaring money market fund, stock equity fund, bond fund, o kaya ay balanced fund, no? So ito yung apat na klase sa kanya. So yung sections ng palengke, yan yung representative naman ng mga funds, okay? Tapos, pupunta na tayo sa pagluluto. Sino ba nagluluto ng ating pinakbet? Si special someone? Pwede. Si nanay? Si nanay or ang kusinero. Kusinero. So, yung cook, yan ang katumbas ng fund manager. Okay? Siya yung pumipili ng mga ingredients at siya din yung nagluluto para sa atin. Para ihain sa'yo, pinakbet na siya. Okay? So, pinakbet fund na darating sa atin. Yun yung gawain ng fund manager. Siya nagtayo ng kusina, ng sistema para i-manage ang lahat ng ito para sa atin. Marami sa atin ang gustong yumaman agad dahil sa hirap ng buhay. Pero para sa akin, ang pinakamabilis pa rin na paraan sa pagyaman ay kung magdadahan-dahan. Kaya maiging paghandaan ang ating hinaharap sa pamamagitan ng dagdag kaalaman sa pag-iipon, tamang pangungutang at pag-iinvest. Ako si Ato Marauli. Ako naman si Sir Vince, nagsasabing, ang pagyaman na pag-aaralan.